tatlong N. Nagmahal, nagtiwala, niloko. Ganyan po ang sinapit ng isang OFW sa kanyang boyfriend pagkatapos niyang gastusan ang kanilang dream house. Iniwan siya. Nung dumating na yung babae na yan na ex niya, nagbalikan sila na hindi ko alam. Sir, anong nangyari sa inyo ni ma'am? Gusto niya kasi ay doon lang magbalikan kami. Kaya iniipid niya ako. Sir, walang totoo ba siya nagkipagbalikan kasi yung ex? Wala, hindi ka magbalikan. Ano, idol? Walang magnanakaw, idol, na magsasabi ng totoo. Sabi-sabi lang yan sa mga nauhan niya. Paano nagsabi na sinasakay-sakay mo sa motor yung babae December hanggang January? Anong hindi ko alam? Alam ng buong manho! O alam ng inupak ka nakikita kayo! Pati anak niya sinasakay! Now, ma'am, hindi pa pala kayo nakita ni sir? Hindi pa, idol. So, long distance hindi relationship. And yet, kayo po'y bigay ng bigay sa kanya ng pera, regalo, hanggang sa nag-invest pa kayo sa house and lot. Why did you do that? Nagtiwala ako, idol. Dahil ang sabi niya sa akin, idol, hindi daw niya ako lulukin. Iba daw siya sa mga lalaki. Mr. Pelicano. Idol. Mukhang mapagsamantala po kayo, sir. Mukhang scammer po ata kayo. Sa akin pala kayo, sir. Hindi naman siguro, idol, ah. Hindi naman siguro. Bakit hindi naman siguro? Bakit yung hindi ka sure? Kung ikaw ba'y manluloko, hindi. Ano? Iba kasi bakit yung ugali niya, idol? Hindi ko na gusto yung ugali niya. Hindi mo na gusto yung ugali niya kasi nasamsam mo na yung mga pera niya. Parang gano'n ata. Palagay mo, sir. Hindi naman siguro, idol. Hindi naman siguro. Medyo-medyo lang. Medyo. Oh, medyo. Sabi ko na nga ba eh. Now, sir, dahil dyan, tama lang, sir, na pakibalik itong mga naibigay sa inyo ni ma'am kasi hindi ka naman pala seryoso sa kanya in the first place. Medyo-medyo lang pala. Sorry, ha. Binalik na. Binalik mo na lahat? Binalik na lahat. Kasi yung motor ko, binalik ko natin. Motor, yung bahay. Dito yung bahay. Ibabalik mo rin yan, tama? Gastos ng bahay. Ah, gastos sa bahay. Babalik nyo rin po yun. Oo. Sir, mag-uho ka na, sir, para matapos na tayo. Oo, idol. Okay. So, ma'am, ibabalik na lahat-lahat. Okay na sa'yo? Yes, idol. Ma'am, hindi ko sisingilin si sir up to the last centavo kasi binigay mo naman yon. Okay, ma'am? Para okay, this will serve as a lesson to you at sa iba pang mga babae na gagawa ng ganito na huwag na ulitin at huwag na mapunta okay, sa ganitong sitwasyon. Okay, ma'am? Ito po ang final na decision ko, sir idol, na ituloy ko na lang ang laban ko kay Milo Pelicano dahil wala siyang isang salita, idol, sa ere. Noong nagharapan sila ng anak ko sa kapitan, hindi siya pumarma, idol, sa kasunduan kung kailan siya magbabayad. Hindi mo talaga maasahan si Milo, idol. Salamat, idol. Maraming salamat sa iyo, sa iyong programa. Mabuhay po kayo. God bless you. Nakausap niyo si Ma'am Venus Tubalado. Nire-reklamo niya yung kanyang kaibigan na nagpo-post ng hindi po magaganda at na ginagawa po siyang katatawanan. Sinasabihan siya, idol, na parang kuweba daw po yung ilong niya. Hindi po ako magkakaganon, sir, kung paggising ko sa umaga, pinagpupulutan na nila ako sa Facebook comments nila. Sabi niyo na po dito kay Venus, yung ilong mo parang kuweba. Di ba panalaik yung ma'am? Rose, una, nagsimula yung away natin sa Silos. Yung una talaga yung pag-ano, nakita mo na video call kami ng ex mo na si Rian. So, ba't ka magsiselos kay Rian na ikaw naman yung nagloko sa relasyon nyo? Tama o mali? Oh. Pangalawa, nag-post ka ulit yung nakita mo nag-in relationship kami ng ex mo. Nag-post ka na video ko sa TikTok at picture ko sa TikTok. Ang post mo is, sino nakakilala ng babae na to? Pakikremate lang po kasi gulay ang kinakain nito araw-araw at saka ang palaya pa, bitter pa. Doon maraming nag-comment sa'yo na yan sumasayo pa parang tubul, yan sumasayo pa parang yan sumasayo pa parang kahoy na itinirik. Sabi ni Ansherina Noras, dahil sa lalaki, nag-away sila, napunta patuloy sa ilong. Sabi hindi po lalaki yung pinag-awayan namin, Sir Rapi. Tumboy po yan. Hindi po yan lalaki. Tumboy po yan. Atin, halika nito. Pinag-awayan yung lesbian. Ito na, oh. My one and only pambato. Wow. Ha? Na lesbian. Pasok. Music. Here, in your arms, I'm right beside you. Here. Pwede ba magtulungan na lang kayo? Okay ba? Sa akin, sir, walang problema. Ay, salamat. So, Ma'am Venus, okay ka na, Ma'am Venus? Walang problema. Basta, sir, wala okay na akong marinig sa kanya. Ah, sige. Galing na nang lalait pa siya. Okay ka na.
Hi po, Sir Rapi. Good day po sa'yo. Thank you ng sobra kasi naging okay na po kami ni Freddy Rose Alawan after po namin ma-airi sa Rapi Tool po in action. Yun nga, naging okay na kami din. Nagawa ko na din po yung public apology ko po para sa kanya. Din message ko lang din po sa'yo, Rose, na huwag mo na pong gawing ulit na mambuli pa ng isang tao kasi may tao kasing hindi talaga marunong mag-handle ng problema. So, yun lang yung message ko sa'yo. God bless and take care always sa trabaho mo po. Once again, Sir Rapi, thank you ng sobra at sa staff ng Rapi Tool po in action. Lalong-lalo na po kay Odette kasi napasaya niya kaming dalawa ni Rose, napatawa niya kami. Si Odette lang talaga ang malakas. Yun lang po. At saka sa mga netizen po na nainis sa amin, sorry and thank you po sa inyo. Love-love lang po tayo. Then, yun lang po. Once again, thank you ng sobra si Rapi. God bless and keep safe po sa inyong lahat dyan sa Rapi Tool po in action. Eto, reklamo ng ating mga frontliner, mga nurse vaccinator po na hanggang ngayon, wala pa rin daw pong sahod. Mga ilan po kayo, sir? Ilan kayo? Sabi daw po sa buong Nueva Ecija po, 44. Tapos kami po sa kabanatuan, 8. Apo. Isang buwan sweldo po yon. Apo. Dok, magandang umaga po, Dok. Magandang umaga po, Sir Rapi. Paano po itong sweldo ng mga nurse vaccinator po natin, sir? Ang sabi po ng regional office po ay by next week po, hanggang Friday, matatanggap na po nila. Sir JR, next week by Friday, okay na sa inyo yun, Sir JR. Maraming salamat po. Kukuhanin ko na yung salary ko. Nagbalita na sa GC kahapon na pwede na daw kuhanin sa DOH. Thank you so much kasi nakuha na namin yung sahod namin dito sa Department of Health, dito sa Nueva Ecija. In behalf of all the nurses here in Cabanatuan City, we would like to thank Mr. Rapi Tulfo sa mabilis na pag-solve dito sa delayed na sahod ng mga nurses dito sa DOH Nueva Ecija. Ito pong reklamo ng isang OFW sa kanyang ex na lesbian na inangkin ang ipinundra niyang bahay at negosyo. Ngayon, yung kanyang bagong girlfriend ang nakatira doon sa bahay. Dati na po kami nag-aaway kasi nga po, yung pamilya ko po, binlock niya. Pag nagsusuporta po ako sa pamilya ko, Sir Rapi, nagagalit po siya. Gusto niya, siya lang makinabang ng pera ko. Kasi pamilya niya po ang makinabang ng pera ko. Sir Rapi, gusto ko po makauwi yung bahay, tsaka lupa. Tsaka yung mga gamit po sa bahay, Sir Rapi. Kasi ako nagpundan mo, 5 taon pa pong pindan ng sa Hong Kong. Masyadong pawa lang yan, Sir. Mama Nelisa, ganito na lang po, ma'am. Doon po sa barangay, maglabasan kayo ng mga dokumento. Kayo naman po, Ma'am Virgie, alam ko hindi ka makakapunta rito ngayon. Pumunta ka sa pinakamalapit na embahada at doon po mag-execute kayo ng special power of attorney. I-assign niyo po isang kaibigan, kamag-anak, kakilala. Meron na po, Sir. Okay, meron mag-represent po, sa inyo. Meron na po. Umpisan po natin sa barangay. Pag hindi nagkasundo sa barangay, din ikukorte natin. Okay po, Sir. Magandang araw po, Sir Rafi. Gusto ko pong magpasalamat sa inyo at sa programa niyo po na nabigyan ako ng pagkakataon na bawiin at ipaglaban ang karapatan po na mabawi ang naipundar ko sa loob ng 5 taon na bahay at lupa po mula kay Annalisa Busio. At sa tulong niya po, pinatawag namin si Annalisa Busio para pag-usapan namin ang problema. Wala po siya naipakita bukod lang sa papel na pinirmahan nila yung rights po at saka yung amount na 20,000 pagkabili po ng lupa. Ngayon, ang dinidemand po ni Annalisa Busio ay ang pagbabayad daw po. Gusto po daw niyang magbayad ako ng worth 1 million pesos para pag-aalaga ng anak ko sa loob ng 5 taon. Eh, hindi po ako pumayag doon kasi po ako po ang sumusuporta sa kanya sa 5 taon na wala siyang trabaho. Ako po ang nagbibigay ng pera pangkain nila araw-araw. Ngayon po, sabi niya, o sige, sa allowance na lang daw ng mga anak ko. Sabi niya, 1.3 million pesos daw po. Eh, mas lalong hindi po ako pumayag doon kasi lahat na nga ng sahod ko binigay ko sa kanya. Bakit pa siya hihingi ng allowance? So, saan napunta yung pera ko na pinapadala buwan-buwan kung hihingi pa siya ng allowance ng mga anak ko? Ngayon po, sabi ko, sige, para matapos na, babayaran ko siya sa pag-aalaga ng mga anak ko sa loob ng 5 taon. Pero yung reasonable naman po na presyo. Kaso, nagmamatigas po siya. Ayaw na po daw niya tanggapin yung bayad sa pag-aalaga ng mga anak ko. At sabi niya, lalabanan daw po niya ako sa kasong gusto kong isampa sa kanya. So ngayon, sa tulong po ng pau-attorney, nakapasa po ako sa requirements nila. Nabigyan po ako ng pagkakataon na sa libreng serbisyo po nila. Sila po ang may hawak ng kaso ko ngayon. At saka nagbigay na kami ng demand letter dun sa kay Annalisa Busio. Bibinigyan lang namin siya ng
10 araw para umalis sa bahay ko. At kung hindi man siya alis sa bahay ko, ibalik na lang niya yung perang pinadala ko sa kanya. Maraming maraming salamat po and God bless you. Si Mr. Bagos Sr., isa po siyang tanod, 67 years old, senior citizen ng Barangay San Pedro, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Mr. Bagos, sir, sinita niyo po yung mga nagiinuman, saan po nagiinuman? Banda, sa labas ng bahay? Sa labas ng bahay, sa may dalan. Sa may dalan, meaning sa may daan. Sino po doon sa 7 ang namukpok ng bato? Na-identify niyo po ba, sir? Sinita po. Ay, yung sinita mo? Okay, so matapos po kayo mapukpok ng bato, anong ginawa niyo, sir? Ah, pinagtulungan kayo, sir? Hindi lang kayo pinukpok ng bato, kundi binugbog pa kayo nitong 7? Binugbog pa po, sir, sa 7. Oh, okay. Tulungan nila, sir. So, pagkatapos noon, kayo na po ay nagsumbong sa pulis? Nagpumbong sa pulis, sir. Ang inisinito, sir, hindi umigay sa atin ng blatter kasi online daw, online. Una, sabi ng pulis, hindi siya makapagawa ng blatter kasi offline. So, hindi siya makapag-login sa kanyang computer. Sabi niya, pero mukhang mababaw na palusot yun. And then, sabi niya, makipag-reglo ka lang doon sa manalbogbog. Manalbogbog na lang, manalbogbog. Kasi ako, sir, ako pang binubog, ako pa daw matulog. Ganito kasi, sir, prior natin yung ilagay sa blatter, sir, dapat mag-investiga muna kami, sir, para makuha namin yung information kung ano talaga nangyari, sir. Ang taong pupunta sa inyo dyan para magpa-blatter, very simple lang po yung dapat ginagawa niyong proseso. Kukunin niyo exactly kung ano po yung mga sinasabi niya. You don't have to investigate. The only time that you will investigate, kapag halimbawa, nag-file na ng kaso sa korte. Kapag halimbawa, meron pong dumating na isa pang complainant na inireklamo yung una nagpa-blatter. That's when you conduct an investigation to prove whether na sino ang sasabi na totoo o hindi. Hindi yung pupunta magpa-blatter isang tao, hindi mo muna iba-blatter kasi investigan mo muna insidente. Mali. Matagas na yung dugo sa ulo niya, na hindi mo siya din sa ospital, at paulit-ulit hanggang kinaumagahan, inuulit-ulit mo pilitin na makipag-areglo itong matanda. And I know the reason why. Bakit? Pinabot mo hanggang umaga para lumampas na po sa tinatawag na reglamentary period. Kakasuhan ka rito, sir, ni Tatay Leonardo, at tutulungan po namin si Tatay. Hindi lang si Tatay ang nabugbog. Pati rin si Tatay natanod, nabugbog rin siya gamit ang kanyang batuta. At hindi lang yung dalawang nagreklamo ang nahampas niya ng batuta. Yung asawa ng isang nagreklamo laban sa kanya ay nahampas din niya. May mga sugat po? Saan po yung mga sugat nila? Yung may sugat, yung babae. Saan po yung sugat? Sa noo, sa gitna ng mata. Ilan po yung may sugat doon sa mga kabilang panig? Isa lang. Yung babae lang. Pero yung mga lalaki, wala? Yung mga nagiinom doon? Wala. Okay. Mga galos-galos lang. So bakit ninyo po inaresto yung mga walang sugat na mga lalaki na nagiinuman, na bawal naman po uminom sa labas ng kalye? This gentleman, si Mr. Leonardo Bacos, he's a man of authority just like you. Sana sir, binigyan mo ng konting konsiderasyon the fact na he's doing his job as an authority, as a peace officer, just like you. Bakit po siya manggugulo sa tandaan niyang ito sa tingin niyo, sir? 7 versus 1? Kami po, sir, ay magpapa-imbestiga, and then meron talaga makakasuhan dito. Una, doon masama ng bugbog, and then pangalawa, for negligence. Okay, sir? Yes, sir. Ganang gabi po, Sir Idol Rapitol po. Ito na po ang documents na galing sa piskal. Patuloy na po ang kaso kasi nabigyan na silang supina. Naghintay na lang kami supina. Si Rapitol po, salamat po sa garang aksyon sa tulong niyo sa akin na ipapatuloy ko ang kaso. Sir Idol Rapitol po, salamat po. God bless po. Pinesis po sa Rapitol Financial Facebook page ang video kung saan kuhang-kuha ang walang awang pamamaril sa mga aso, patnubay sa mga makakapanood nito. Sino po yung nasa video na namaril po ng aso nang walang awat? Opo, bali Sir Rafi, nakonfirma po ng mga witness na ito po ay mismong doktor ng Provincial Vet of Marinduque po. So natutulog po yung aso dun sa bahay at ginising po ng mga bata at nagulat po sila nung dumating po yung vet ay may dala pong baril na mahaba. At yun na po, bigla pong pinagbabaril po yung aso, nagulat po sila.
na bakit po ganun yung ginawa? Ma'am, nanindig po yung balahibo ko kasi po ako isang animal lover. Ano po pwede may kaso rito yung vet daw dyan sa Barinduque na may kagawa nito? So, nauna po kasi, ang kiniklaim nila is legal, no? We say what happened was not legal. While shooting is an approved method for euthanasia, unang-una po, hindi nga po makatao ito. Dahil po, ito ay ginawa in public view, openly. Pwede lang pong gumawa ng euthanasia using firearms, ang PNP at saka ang Armed Forces of the Philippines, sir. Posible rin pong pag-aralan yung kinatawag po nating child abuse. Kasi po, may mga bata around. Ayun! Child abuse! Marami pong nagsasabing witness at may video rin pong pinakita na may mga bata around. Attorney, asahan po namin, magtulungan po tayo. Team RTI, pati kayo po ma'am, magsanib puwersa tayo para may kalalagyan po itong veterinaryo. Congratulations dahil meron na po tayong 18.4 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi. 18.4 million subscribers. And make sure po mga kapatid, kapag nag-subscribe po kayo, pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Kasi kung nagtataka po kayo kung bakit wala pong notifications, bakit hindi ako napapadala ng mga latest videos, make sure po na nakaselect po yung all nyo dun sa bell button. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatag sa